magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta kayo dyan mga ka-chicken, no? Sanay, okay lang po kayo dyan. At masaya po tayo ngayon mga ka-chicken. Oh, ano, bakit? Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil ngayon ay itong channel natin ay nasa 10,000 subscriber na mga ka-chicken. Okay, maraming salamat sa inyo. At hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo mga ka-chicken. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa hindi nangiiwan. Maraming salamat lalo-lalo na doon sa mga solid ka-chicken. Maraming salamat sa inyong lahat doon sa mga silent viewers natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-chicken. At ngayon 10,000 subscriber na tayo. Sobrang saya po mga ka-chicken sa pakiramdam na maabot na po ng ganito at sana ituloy-tuloy pa at road to 100,000 subscriber na tayo mga ka-chicken. Hindi naman masamang mangarap. Okay, maraming salamat sa inyo mga ka-chicken, no? At ulitin ko po, hindi ito mangyari kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at doon sa mga nagpapasalamat din na nakakuha sila ng kaalaman, marami silang natutunan dito sa ating channel at nagpapasalamat po ako sa inyo dahil may natutunan kayo. Maraming salamat at ngayon mag-shoutout muna pala tayo, no? O shoutout kay Tutusad. Okay, shoutout sa inyo idol at saka sa anak ni AIDS Love. O nandiyan ngayon sa screen na sila Vincent Navarrete Palbas. Okay, shoutout po sa inyo idol, no? Mag-ingat po kayo dyan sa Spain at keep safe po palagi. At saka kay Nathaniel Kapulong. Okay, shout out sa inyo idol. Okay, ngayon mga ka-chicken sa video na ito, magre-recap lang tayo sa mga re-recap natin yung mga nakaraan nating mga na-upload na video, lalong-lalo na doon sa mga bagong subscriber natin na hindi pa napanood yung mga nakaraan nating video. Ay re-recap ko po, makikita nyo ngayon yung pagkakaiba dong nagsimula pa lang tayo sa pangmamanukan at hanggang ngayon. Okay, para po sa inyo, maraming salamat po ulit. Thank you. Alagaan yung asula, paramihin within a week. No, yung isang pan ko puno na, nagsimula lang po yun, kunti lang. Luna ho muna namin yung paglalagay ng mga kawayan o bambo para mamaya po mga kamanukan mas madali na lang po yung paglalagay natin ng net. Ito po, umikot po muna namin, inayos at nilagay yung mga kawayan, no? Mga kamanukan. So ito po yung area namin, mga marami pong kamote. Ito po yung nilalagyan ko ng bakod. Ito na po mga kamanukan, nilalagay na po natin yung ating net. So malapit na pong matapos po. Ng aking parents. O, tingnan nyo po, no? O, ganong style po. Ganon lang po yung pagkabanat. O, yan po yung pintuan. No? Nasa hanggang nasa taas pa ikot. Kung may manukan kayo or balak yung magmanukan, I suggest po sa inyo mas maganda po na may bakod ng ating mga alaga. Ito, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nangyari sa paglalagay ko ng parents net o fence na may nahuli. May nahuling sawa, mga ka-chicken. Will you please repeat it? Tama po yung narinig nyo, mga ka-chicken. Sawa po. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Tingnan nyo po, mga ka-chicken. Isang malaking sawa. Tingnan nyo, nahuli ng ating lambat, ng ating rinse net. Panatilihing malinis
ang manting manukan o yung lugar abang nag-aalaga tayo ng mga manok. Kasi pag marumi po yung lugar natin, saka dyan po gumagala yung ating mga manok, ang tendency po, madali po silang magkasakit yung ating ilan. Kaya kailangan talaga na malinis yung lugar natin at tanatilihin talaga ang malinis, lalo na pang umulan, kasi yung ipot nila pagbibigay ng bitamina para sa ating mga alaga, yung human o yung sa mga malaki. Para makatipid tayo sa pagpapakain nating mga manok ay yung banana trunk o yung puno ng saging o yung doon sa may bandang may gitna. I-slice lang po natin yan ng pino para makain nating mga manok. Ito pong banana trunk ay napakaganda po para sa ating mga manok kasi rich in fiber po siya at saka rich in potassium. At good for digestion po ito para sa kanilang mga kinakain. Ayan po. Sustansya na. Nakakatipid pa. Ganyan lang po yung sekreto mga ka-chicken na sinishare ko sa inyo para hindi masakit sa bulsa sa pagpapakain ng ating mga manok habang ito'y ating pinaparami. Kailangan po natin ng mga alternatibong pagkain para sa kanila na mas sustansya din. Gagawa tayo ng fermented fruit juice. Chicken yung bago nating alagang Rhode Island Red. Okay. Okay, ito na po sila mga ka-chicken. Welcome sa aking backyard parents chicken, Rhode Island Red. Chicken. Ito ay nasa ano pa lang po,
Wala pang 3 months. Yung incubator, pero ito po ay manual incubator pa lang po, mga kachicken. Eggs po dito. Okay, at saka magkakadlig lang po tayo sa ating mga itlog na nilagay natin sa incubator. Okay, oh, fertile po siya. Ayos na ayos pa. Nakita natin na mayroon siyang mga parang ugat. Nakita nyo yun. At saka may embryo po siya, mga ka-chicken. Oh, yun po yung palatandaan na yung itlog po natin ay fertile po siya. Okay, tingnan nyo po, mga ka-chicken. Oh, bali, hatch din po nila ngayon. Okay, tingnan nyo po, mga ka-chicken, na karamihan po. Yung mga sisiw natin, hiyahiyaan mo lang natin. Ito yung sisiw, yung mga tuyo na. O, bali, ito yung mga, sila yung mga first. Walang pagkain. O, ayan po. Nakakatuwa po sila tingnan, mga ka-chicken. Maraming nuts. Pupunta ko sa isang farm. Pick-upin natin yung mga in-order ko na 50 chicks, day old po, mga heritage bred Rhode Island. Po, mga ka-chicken, ano? Ang gaganda po ng mga sisiw. Kain po na po. Pero after 3 hours pa po. No, sila po yung mga ka-chicken, yung mga future breeders. Pagpapakain ng asula, mga ka-chicken, ay hindi lang tayo nakakatipid. Ito din po ay napakasustansya para sa ating mga alagang hayop, mga alagang manok, at iba pa. Asin po akong litong asola fund. Hindi naman masyadong kalakihan, pero tamang-tama na ito para sa aking mga alagang manok. Dito na po ako kumukuha ng mga pagkain sa kanila, tapos dinadagdagan ko ng tubig, lalo na yung mga stagnant na tubig yung gusto nila. Kung tinatanong sa iba na tungkol sa seedling, sa totoo lang, wala po siyang seedling. Dahil kusa po itong dumadami. Mga asola po para sa ating mga alagang hayop. Tulad ng mga pabo, manok. Okay, ngayon papakita ko po sa inyo, mga ka-chicken.
gawa kami ng bahay ng manok. Yung loob 10 feet by 10 feet po mga kasikin. Iya kayo ang gusto nyo yung design. Sa akin ganito yung pinakabubong ay nipa yung nilagay ko. So ayan po mga kasikin. Pero dadagdagan ko na